Leviticus, these are dietary laws, ano? You as medical practitioners, bakit hindi talaga magandang kainin yung mga walang kaliskis na isda? Siguro, sana naman, hindi din kayo kain ng kain ng mga ganyan. Yung mga walang kaliskis, yung mga... Even pork, yung baboy, hindi talaga siya best na meat. May dahilan si God dyan, not only for religious purposes. Not because these foods eaten by the surrounding nations. At saka symbol siya ng mga goddess ng iba doon, di ba? Ang ano talaga dyan, medically, dietary laws are also important. Yung tamang pagkain, ano. At ito, historically, known sa atin, sa community, na ang mahahabang buhay dito sa mundo ngayon ay ang Seventh-day Adventist. Why? They focus too much on this dietary laws. Hindi nila kinakain yung mga pinagbawal dyan ni God. And medically, you will know na meron din talagang medical reason. Na this is the dietary laws are not primarily or not solidly for the religious purposes. This is also for health reason na reality ng community, ano. Bakit yung mga walang kaliskis hihito? Bakit hindi masyadong hindi pinapakain sa atin? But pag tingnan mo talaga, yung mga hito ang kinakain niya, yung mga dumi. Sa mga putikan sila ng mga ano. At kahit yung mga sipon yung kinakain niya, yung mga walang anong ano, they eat ano, yung mga dirty, yung mga scavenger ng ano yan, tubig. At bakit ayaw hindi natin kinakain mga vulture, di ba? Dahil these are the ano, yung mga kumakain din ito ng mga carcasses. So, yun din ang dahilan. Although sometimes may mga taong kinukonsider yung iba dyan na exotic food. Na ano. But God has a reason. And we found out that the reason of God there are proven today by medicine that these are not healthy food. Kasi why? Na yung mga walang kaliskis, mayaman yan sa omega. Sino ba dito ang may medical background? Mayaman yan sa omega-14. Omega-14 is not good. Omega-3 is the best sa heart natin. Oil, diba? Kasi kahit yung tilapia, bad yan eh. Hindi siya healthy. Yung oil niya, not good for the heart. Para aware tayo sa pagganon, ano? May mga dahilan. Wala yung mga omega ano nila. Yung mga oil nila is not good for the heart. So there are reasons. Medically and religiously. But we read the Old Testament lagi for religious reason, di ba? But not limited for religious reason. God Himself, after all, it was proven by medicine that these are not healthy. In fact, the order of God in the book of Genesis, ano ba kainin natin daw? 131 ng Genesis. Pakibasa nyo nga. Yes. One thirty-one ba yan? Genesis. 32 hanggang to. Sige. 130. To eat. Green plants. Oh, ngayon di ba mo talaga namang napatunayan natin ang green plants ang kakabuti ng health natin. Dahil ma-fiber. siya yung, kasi kaya lang minsan, kung alin yung masarap, yun ang bawal, ano? Kung alin yung mga hindi masarap, yun ang healthy. Di ba? Green plants ang ano. Kahit mga bata ngayon, hindi green ang hilig, mapupula pagkain ang gusto nila, hot dog, langgunisa, mga ham. Pero yung mga green, pag nakita nilang green, ayaw, ano? Pero tayong matured na, siguro tayong matured na, we take, ano, follow God's, ano. Mayroong healthy, ano, provisions ang Bible. And that is part of the teaching of the Bible, the book of Leviticus. They call it dietary laws, the priestly documents also. Na, ang mahalaga yung, dito sa priestly, sa Leviticus, pag binasa nyo yung book na yan, makikita nyo dyan yung mga personal hygiene. Yung huwag kayong magse-sex pag meron yung babae, bawal yon. Huwag kayong mag-aasawa ng kalahi ninyo. Diba? Huwag niyong papangasawahin
nanay tsaka yung anak, pareho mong asawa. Evil yun in the eyes of God. At napatunayan din naman ng medicine na those who produce children with disabilities are products of related blood. At kinancel na yun ni God in ano ni, nung ano, nung OT. Yan, dyan sa Leviticus, makikita niyo yung beauty ng cleanliness and dietary at saka yung, ano, yung hygiene. Bakit hindi kailangan humahawak sa patay? Bakit hindi? Bakit kailangan ang mapangasawa mo ay ano? Bakit kailangan naliligo? Yung bakit napaka-basic nung iba doon eh, ano? Yung, bakit kailangan naglilinis ang katawan at bakit nga kailangan wag mong anuhin yung asawa mo pag meron siyang monthly menstruation. May mga ano kasi blood kasi is symbol of life in the OT. At saka at least yun daw yung guilt ng blood eh na nire-release ng women. So kaya hindi pwede at madalas nagkakaroon yun ng side effect. Ngayon, yung pag-aasawa ng kamag-anak, nandiyan na rin, binawal dyan. Huwag mong papangasawahin ng magkapatid. Huwag mong na mukhang na-violate at the end nila, nila Jacob. Diba, pinagtrabahohan ni Jacob si Rachel. Pitong taon niyang sinuyo yung si Rachel, tsaka yung magulang. Tapos nung gabing ibigay sa kanya, nung pag... Napakahinang klase ni Jacob, ano? Pitong taon niyang girlfriend si Rachel, eh. Niligawan. Tapos nung tabihan nyo ng gabi, hindi niya nalaman na hindi yun si Rachel. Hindi niya man lang ba kinausap? Di ba? Banat agad. Tapos, pag-gising si Leia pala to, sabi. Takbo siya dun sa uncle niya. Eh, uncle niya pa yun, di ba? Uncle niya yun si Laban, di ba? Hindi niya naman tinanong kung Laban ka ba? Ang kanya si Laban, sabi niya kay Laban, why you deceive me? Why you give me Leia? But I work for Rachel. Eh sabi ni Laban, no. There is a law. Hindi pwede mag-asawa yung si Rachel nang hindi pa nagkakaasawa yung panganay. Eh gusto ko si Rachel, okay, you work again for 7 years. Diba? So dalawa yung magkapatid na asawa niya. At ano, yun yung nag-produce ng 12 tribes. Diba? Doon ang galing yung 12 tribes. But the deception in the lineage of Abraham, actually tuloy-tuloy yung deception ng lahi, ano, nagkalokohan diyan eh dahil nung nanganak na si Isaac ng kambal, si Jacob saka si Esau, inapanganak pa lang yung kambal, nauna si Esau pero hinihila siya sa lahat. Imagine ang pagka-expose, hinihila, nagpapatiuna yung isa. Sakit siguro ng panganganak ng babae. No? Diba? Nag-aaway doon pa lang. Naghihilahan. ako muna. Pero, tapos nung i-bless na sila ni Esau, niloko din ni Jacob si Esau. Ano? Pinagpalit kasi ni Esau ng plate of food. Sa gutom niya. Na-tsempohan siya ni Jacob. Nagutom. Ano? Sabi, bigyan mo akong pagkain. Wala akong na-hunt na ano ngayon. Bibigyan kitang pagkain, pero bigay mo sa akin yung birthright mo. Wala na, sige na, sa'yo na yung birthright na yan. Sa gutom, ano? Minsan sa gutom natin na ibibigay natin yung ano, ano? Na madali natin na ipagpapalit yung glory natin, ano? Yung honor na mahalaga, ano? So, along the way, when Isaac blessed them, sabi nung nanay nila na si Rebecca, sige na, ikaw magpa-bless. Tinatawag ni Isaac si Esau, dahil si Esau ang panganay. Halika at ibibigay ko na sa iyo yung blessing at ako'y mamamatay na. So lumapit, sabi nung Rebecca, Esau, ay Jacob, maglagay ka ng balahibo. Kumuha ka ng mga balahibo ng kambing, ibalot mo sa ganito mo. Tapos yung amoy mo, gawin mong amoy ng hunter, kasi hunter si Esau, di ba? Tapos ikaw ang pumunta doon. Nagsabwatan yung mag-ina, no? At tuloy-tuloy yun. At sa lahi ni David, hanggang sa lahi ni David yun, ang nagtuloy-tuloy yung deception ni ano. Kaya minsan sa family, pag trinace mo din yung mga family natin, eh, ano, kahit genes, di ba, kung ano sakit ng mga, di ba, nagpapadoktor kayo ngayon, magtatang sa'yo, may lahi ka bang high blood? Diba? Nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, di ba? Tapos may bukol ka, naku, may bukol ka, mayroon ka bang alam sa inyong mga magaulang na may
ganito. Kung ano yung nananalaytay, ano? At iyan din madalas yung yung dumadaloy sa ating sambahayanan. Minsan mapait kasi hindi nga tayo involved dun sa nangyaring yun, ano? Pero yun ang nangyari. So that is the so when you look at the book of Pentateuch, you will see also yung flow ng sin, yung mga nire-rebuke ni God na issue ng humanity. And then in the book of dietary laws also, included in the book of Deuteronomy, in the book of Leviticus, yung mga rebuke ni God na huwag kang kukonsulta sa manghuhula, huwag kang kukonsulta sa mga mangkukulam. Kaya sa antin, ngayong modern Christianity, nagtatanong pa tayo, Pastor, totoo ba yung mangkukulam? Yes. Totoo yan. Dahil sa Bible pa lang, may mangkukulam na. Pastor, tatala ba yung sa akin? Bayong ko. Diba? Eh tayo ba sa mga Christian, ang tingin natin, hindi tayo tatablan dahil covered tayo ng blood ni Jesus. Well, that's another issue na we need to discuss. Dahil mukhang maraming na natablan yan. Ano? Yung mga verses sa NT, huwag niyong basta papaniwalaan in its literal meaning. Ano, na kahit natuklawin ka ng ahas, sabi doon sa Mark chapter 13, di ba? Matapakan mo man ang ahas at tuklawin ka, bainumin ka man ng lason, hindi ka maano. No, those are apocalyptic documents. When you say apocalyptic documents, those are images na may sinisimbol. Yung snake doon, yung ano doon, ay mga false teaching yun. Not necessarily, ano, lason eh, nakakita. Unang pastor eh, nakagat ng aso eh, namatay after 3 weeks eh. Oh, but ay pastor yun. Kaya paano hindi tatabla ng ahas? Eh, si Jesus, tinablan din ng pako. Diba, ng death. You don't take those things as literal. Na kala natin, ganito nakita natin yung text ito na kine-claim mo kasi para sa iyo, ano, nang without knowing what is the meaning of those passages during that time. At ito din sa OT na mahalaga sa atin. I think we need to follow also those dietary laws and hygiene na mahalaga sa atin. Ano, why would we don't need to eat vulture? Why we don't need to eat yung mga bagay na hindi pinapakain sa OT? There are reasons. Both personal and religious, hygiene and dietary. Marami naman talagang pagkain na kakasama, eh, no? Sa Asia kasi, pag diniscribe daw ang Asia, rice and religion, ano? Wala tayo. Kahit saan tayo pumunta Pilipino, rice ang hanap natin, ano? Hindi tayo mabubuhay ng walang rice halos, eh, no? Tumansper ka sa Europe, napakadalang mo makakita ng rice. Puro pasta. At tinapay, yung mga tinapay na nilalagari mo pa sa tigas na hindi mo ma-enjoy kung ba't kailangan bumili ka ng tinapay na pag ganito katigas, para martilyo. Para pamukpok. Nung sa Paris, ganyan eh, yung mga tinapay nila, mas matigas, mas sarap na sarap sila. Ano? Kasi mainit na, matagal daw yung matunaw sa tiyan. Malamig sa kanila, sobrang lamig. So may mga style naman na ganun. So, the numbers. Ito naman yung numbering of Israel. Seemingly, the numbering of Israel, kasi may mga failures dyan yung mga leaders dahil normally, nagka-count sila ng ano, nagka-count sila ng soldiers. Pero noon, tinitingnan din talaga nila yung census nila kung lumalakas ba yung kanilang pamilya, dumadami ba yung lahi nila. And at the same time, tinitingnan nila yung kanilang military capacity. Because at the end of the day, you will see that in the historical books, pagdating sa Joshua, conquering of the land dyan. And once you need to conquer a land, you need to conquer your enemies, you need soldiers. Those days are talagang paramihan. Eh, puro taga ano ni? Sibat, pana, di ba? Unlike today, hindi tayo makaporma sa China kasi marami silang military ano eh. Military power. Hanggang ano lang tayo, pile ng sa arbitrary court. Pero pag pinatupad, hindi din mapatupad dahil ayaw sumunod ng isang side. So isang ano yun, na numbering sa the numberings of the people of Israel. The book of Deuteronomy, Jute. Hindi ito Jute, ano? Ilonggo yun eh. Jutero means second. Deuteronomy. Nomi means law. And Juteros means second. Kaya ang literal meaning niyan, second, a repetition of the law.
Why they need to repeat the law? Bakit may kailangan, ba't kailangan ulitin yung law? Kasi in the book of Deuteronomy chapter 5, the Ten Commandments was repeated. Why? These are now the new generation Israel. The youth. Who might probably not aware of the Ten Commandments during the time of Exodus. Kaya ang Deuteronomy, inirepeat nila yung law to inform the new generation Israelites about the law of God. At saka yung mga requirement ni God ng pagsunod nila sa ano. Seemingly, pag binabasa mo yung Deuteronomy, may mukhang, dyan pa lang sa Deuteronomy, mayroon ng anti-monarchy, ano? Kasi nagpe-prepare. Dito sa Samuel, after ng conquest, di ba, nagkaroon na ng Book of Samuel, at seemingly, nagpe-prepare sila sa monarchy, yung history, ano? Nag-aano sila na magkakaroon din sila ng king. Pero dito pa lang sa Deuteronomy, nirebuke na yung monarchy. Kasi pag nagkaroon kayo ng hari, gagaya yan sa mga hari ng kapaligiran nyo. Magkakamal sila ng kayamanan. Which is known today na nakikita natin sa mga leader ng bansa. Ano? Mga, mukhang itong presidente lang natin ngayon, ang mukhang hindi after ng wealth. Talagang ina-assure niya ang Filipino people na there will be no corruption. I don't need wealth. I'm 70. Ano? After my term, hindi ako magiging mayaman. At ang leader ng bansa natin, laging issue yan, ano? Yung corruption, yung paggamit na. Talagang ang nire-rebuke pa rin lagi ng Bible, don't take the Bible as if it was written for ano, heavenly. It was written, the Bible, the OT, are records of how the people abuse their powers, that God rejects the issue of abuses, the issue of becoming rich by abuses. Ayaw ni God nun. At yun ang isang Bible. Huwag nating i-take ang Bible na napaka-issue ng heavenly. May society talaga siya na in-address yung mga issue na to sa mga taong nabubuhay. And primarily, the Israelite, the people of God. How they should live and what are the things that they should do and what are the things that they should not. Or they should avoid at least in their lifestyle. At iyan na nga yung mga pag-abuse dahil lamang sa kayamanan. At kitang-kita natin yan pagdating sa historical books, iyan na yung mga naging failure nila. Ina-abuse yung mga kababaihan, ina-abuse yung mahihirap, yung mga foreigners. Kaya bago sila ma-exile, ang ano nila, tignan nyo yung ano, Micah 6:8. Ano sabi ng Micah 6:8? So seemingly, the God is ordering the Israelites during the pre-exilic, bago pa yan ma-exile. Tinuturuan sila ni God ng ano, bakit? You should do justice. You should administer justice. Sa Sekaraya ang ginamit. Secure. Administer. You should do. He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of thee? You should administer or do what is just. And then, what? Exercise or practice? What? Compassion. Kindness. So justice yung kanya una, tapos compassion and kindness. Particularly sa mga orphans, sa mga widows. Kayo, practically, as Christian, practically, kahit sa Diyos natin, yung mga walang-wala, dapat nating abutin yun. Tapos ikaw sobra-sobra. Kahit sa New Testament, pagdating kay John the Baptist, the preaching of John the Baptist, nakaamba na ang palakol. At lahat ng punong hindi na namumunga ng tama, puputulin. The axe is already at hand. Nakaamba ng ganon yung palakol. Symbolism uli yun ng judgment. At lahat ng puno na hindi, particularly in the Israelite people, lahat ng punong na hindi namumunga ng tama ay puputulin. Tapos bigla lumapit doon sa Luke chapter 3, di ba? Tapos lumapit yung mga tax collector. Ano gagawin namin? Huwag kayong mangolekta ng sobra. Kung ano lang yung tax nila. Yung pag-abuse lagi. Tapos sabi nung sa kaming mga sundalo, anong gagawin namin? Huwag kayong stop. You should stop extortion.
and be content with your salary. Tapos lumapit yung mga tao, kami, anong gagawin namin? Sabi ni John the Baptist, kayo na may dalawang tunic, ibigay niyo yung isa sa wala. Kayo na may dalawang damit, ibigay niyo yung isa sa wala. Yung pag-practice ng compassion. Justice, compassion, and mercy. And then, tapos sabi ng pangatlo, you should not devise evil against your neighbor. Huwag kang gagawa ng magpaplano ng masama sa iyong kapwa. Huwag mong pagplanuhan ng masama ang iyong kapwa. At the end of the day, the trap that you prepare will catch you. Kung ano kasi yung, the biblical principle, ano, whatever we sow, we will reap. Wala pang nagtanim ng santol na namunga ng ano, ng duhat o mangga or whatever. Kung ano yung ginagawa mo sa iyong kapwa, iyon. Yun ang biblical principle na teaching ng mga ng Exodus at ng mga ganitong libro.